kung ano yung napapanood nyo dyan sa video, gayahin nyo lang yan pagpatong-patungin nyo hanggang sa medyo kumapal na siya. Basta ang pinakahuling ipapatong mo ay yung dahon na mayroon pang tangkay sa gitna. Malalaman nyo yan mamaya kung bakit mayroong tangkay yung nilagay nila sa ibabaw. Ako nga namangha din ako sa purpose niyan. Sabi ko na lang sa sarili ko, ah, ganun pala yun? Totoo, promise, di ako nagjo-joke. After i-set up ang mga dahon, lagyan ng mantika, tsaka himas-himasin para kumalat. Dibidi-dibidi si Tindway dandong waparin datin dandera no wala pala 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 pachukute yetu ada chachay labidi dabidi labaris tunde dande dando ada chachay bari bari. Oh, naintindihan mo yun? Ako din, hindi ko naintindihan. Parang mga presyo dito sa palengke namin, hindi ko na rin maintindihan sa sobrang mamahal. Diyos ko, yung 1,000 mo, di na magkasya kapag namalengke ka. So ayun na nga, namalengke ako kasi bibili ako ng niyog para sa iluluto kong bibingkang latik. Panghanda para sa birthday ng tatay ko bukas. October 3. O di ba ngayon ko lang na-edit? Ang mahal guys, 31 piraso ng niyog. So dalawa binili ko, tapos pinakod-kod ko na rin. Ay teka lang, nasa 3 reals to or 350 pa nga ito sa Saudi eh. So pag itimes mo sa 14 pesos, umaabot ng 50 isang pirasong niyog sa Saudi. So mas mura pala dito sa Pilipinas guys. Oh my goodness, kaya yung mga OFW dyan sa Saudi, magsi-uwian na kayo. Murang-mura lang pala ang mga paninda dito sa Pilipinas. Naku, dito na lang kayo, wag na kayo mag-abroad. Nakasama nyo pa pamilya ninyo. O sarcasm yan ah. Tara na nga, uwi na kami. Baka kung ano pa masabi ko dito. Charot. Noong unang panahon guys, bata pa lang ako, lagi akong nanonood kapag nagluluto yung lola ko ng bibingka. So ngayon, magpapaturo tayo sa kanya. Doon sa lola ko, nakapatid ng lolo ko, si Lola Feli. Kasi traditional po na pagluluto yung gagawin natin sa bibingka ngayon, hindi po yung ino-oven. So matrabaho po talaga ito, kaya kailangan natin ng magtuturo at katulong para sa pagluluto. So para sa isang tuon ng bibingka, kailangan ng 2.5 kilo ng malagkit. Ibabad sa tubig ng 1 oras. Habang binababad, pigain na ang 2 pirasong niyog. Marunong ka bang pumiga? Ako marunong ako. Gusto mo turuan pa kita? Ha? Huh? So yung unang piga ilagay sa kaserola para sa latik at yung pangalawang piga ilagay sa kaldero para pagpapakuluan ng ating malagkit. Una kong ipapakita sa inyo ay yung pagluluto ng latik. Para sa sangkap ng latik, kailangan ng gata ng niyog. Nabanggit ko na yan kanina paulit-ulit. Sinakob, pakashot or panutya or kung anumang tawag sa inyo dyan, hindi ko alam. Basta yan yung malaking parang baon na kulay brown. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, pero kung wala pwedeng brown sugar, pero mas masarap pag yan ang gagamitin mo. Ayan, nanginginig-nginig na yung boses ko sa kaka-voice over. Mga hinayupak kayo. Tapos isang lata ng condensed milk. Yun lang. Kapag kumulo na yung gata, ilagay yung sinakob. Haluin mo lang ng haluin hanggang sa matunaw. Pero ako ang ginawa ko, tinitigan ko lang yan kaya natunaw agad. Kasi sabi nga nila, nakakatunaw daw yung titig ko. Charot. Kapag natunaw na, ilagay na yung condensed milk. Sabi ni Lola Feli, kalahati lang daw dapat yung ilagay. Pero dahil sa diabetic yung mga kakain niyan, binuhos ko lahat yung 1 lata para ma-amputate sila. Charot. Joke lang ha. So ayan, okay na tayo sa latik niya guys. Pakuluan lang ng konti tsaka haluin hanggang sa lumapot. Pero wag yung malapot na malapot ha, kasi lulutuin pa natin yan mamaya. Tapos na tayo sa latik, kaya ngayon lulutuin na natin ang malagkit. Matapos ibabad ng 1 oras, hugasan ng 3 beses. Kung hindi ka masyadong maarte, kahit 1 beses lang pwede na yan. Lulutuin mo din naman eh. Si Bae Feli na po ang nag-volunteer na maghugas kasi ayaw niya pakamahin ako sa tubig kasi nainitan yung kamay ko sa kakahalo ng latik. Ganun yon, baka mapasmata ako. Sa kahoy namin iluluto yung malagkit kasi maaksaya siya sa gas. Alam niyo naman ang mahal-mahal ng gas dito sa Pilipinas. Di gaya sa Saudi, 20 lang yung 1 tangke kasi madaming bukal ng gasolina doon. Samantalang dito, bukang liwayway lang makikita mo. Charot. Sinimula ng parlangan ni Bae Feli yung dalikan. Nung umapoy na, pinatong na niya yung kaldero tsaka hinayaan na niya kasi ako na daw ang bahala dyan. Mahirap kasi haluin to kaya kailangan ng lakas ng 10 kamay. At ako lang ang bukod tanging baklang may kakayahan ng ganun. Wala nang iba pa. Charot. Hindi, magaling talaga ako maghalo ng malagkit guys. Tapos ang sipag-sipag ko po talaga maghalo. Kahit gaano pa yan kalapot, sinasabi ko sa inyo. Noong kumulo na yung gata, inilagay ko na ang 2.5 kilong malagkit. Hinalo ko ng bahagya, tapos sinunod ko na agad-agad na nilagay yung 2.5 litsi or takal ng asukal. Pero kung diabetic ka, gawin mong 5 takal para magkanda bulag ka. Charot. Tama ba ako guys? Ang Tagalog ng litsi ay takal. Bahala kayo umintindi ha? Tinatamad ako mag-isip. Pagkatapos ay
haluin na ng haluin na ng haluin ng haluin ng haluin. Huwag kang tumigil. Kahit mangawit ka pa, kasi kapag tumigil ka, matututong yung ilalim niyan. Bahala ka sa buhay mo. Nakakangawit talaga yan, guys. Promise. Buti na lang ako, may lakas ako ng 10 kamay. Lalo na kung malapit na yung maging sticky substance. Yung nagdidikit-dikit na talaga yung mga malagkit. Nako, sinasabi ko sa iyo, baka sumuko ka agad-agad. Matagal pa naman haluin yan. Kaya kung wala kang tiyaga, huwag ka na lang magluto nito. Huwag ka na rin manood. Maging palamunin ka na lang sa bahay nyo. Ang gigigil ako sa iyo eh. Charot. Patuloy ang pangarap by Angeline Quinto sa paghahalo hanggang sa maging ganyan na yung texture ng ating shumodability. Huwag masyadong luto, guys, ha, baka maging malata. Okay lang kung may pagkabigas-bigas pa ng konti kasi lulutuin pa naman yan mamaya. Kaya hayaan nyo na yung ganyang texture ng ating sticky substance. Tapos, takpan mo ng takip, malamang, saka patayin mo na yung mga apoy pero mag-iwan ka ng konting baga, okay? Tara na. Ngayon, isi-set up na natin yung paglulutuan or yung tinatawag nilang tuunan ng bibingka. Noong sinaunang panahon, charot, hanggang ngayon marami pa yung gumagawa, ano ka ba? Ihanda na rin ang mga dahon ng saging na ninakaw lang sa kapitbahay, charot. Nabilad na yan sa apoy ni Lucky Muding pero binilad ulit sa kalan ni Bae Feli kasi hindi daw siya satisfied. Tanggalin sa tangkay yung dahon pero wag itapon yung tangkay kasi gagamitin niyang mamaya. Tapos mag-iwan ng dahon na may kasama pa rin tangkay. Ganun yon. Basta malalaman mo kung ano ang purpose niyan mamaya. Dahan-dahan lang guys sa pagtanggal ng dahon sa tangkay niya ha, baka mapunit ang PPE ni Nurse Even. Kailangan iniingatan talaga yan guys. Yung mas maingat pa sa jowa mo. Tapos pupunasan pa yan ng malinis at tuyong basahan. Ganyan ka-espesyal ang dahon ng saging sa paggawa ng bibingka. Guys, buti pa ang dahon ng saging iniingatan. Samantalang ako pinabayaan niya. Hayop siya. Nanggigigil ako? May naalala ako eh. Teka lang, parang ayoko nang ituloy ito ah. Charot! Tignan nyo guys ha, dahon pa lang ng saging yan pero matrabaho na, sinasabi ko sa inyo. Kaya mahirap talaga gawin to kapag mag-isa ka lang. Pagkatapos ng special treatment kay dahon ng saging, iaapis na natin siya sa tuunan ng bibingka. Kung ano yung napapanood nyo dyan sa video, gayahin nyo lang yan pagpatong-patungin nyo hanggang sa medyo kumapal na siya. Basta ang pinakahuling ipapatong mo ay yung dahon na mayroon pang tangkay sa gitna. Malalaman nyo yan mamaya kung bakit mayroong tangkay yung nilagay nila sa ibabaw. Ako nga namang hadin ako sa purpose niya ni. Sabi ko na lang sa sarili ko, ah, ganun para yun? Totoo promise, di ako nagjo-joke. After i-set up ang mga dahon, lagyan ng mantika, tsaka himas-himasin para kumalat gamit ang dahon ng saging. Pagkatapos ay kuhanin na ang nilutong malagkit, kasabay nung nilutong latek. Kaso ako di ko napagsabay, kaya bumalik pa ako. Napagod pa tuloy, ba yan? Di ko naman kaya buhatin niya ng sabay, no? Pahirapan niyo pa ako. At ayan, sa wakas, after 20 years and 88 days, naihanda na rin ang mga sangkap na gagamitin. Ngayon, isalin na natin ang malagkit doon sa lutuan ng bibingka. Ako ang taga-Caryaos at si Bae Feli naman ang taga-Patag. Like Cynthia Patag. Charot. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa maisalin lahat ng nilutong malagkit. Medyo mainit nga lang yan, guys, habang pinapatag, kaya please be careful with my heart. Mondays to Fridays bago mag-showtime. Charot. Kung saan-saan na ako napupunta, wala na akong masabi ba? Nung naisalin ko na lahat at tapos na rin naming patagin, eto na yung inaabangan kong exciting part. Ang pagkain ng natirang tutong. Sobrang sarap nito guys, promise. Ito ang inaabangan ko lagi pag nagluluto kami ng bibingka. Kaso nga lang, medyo nasobrahan ko yung galing ko sa paghalo, kaya hindi siya masyadong nagkaroon ng tutong. So ayan, kukunti lang po. Pero pwede na no, nilagyan ko lang ng konting latte, tsaka ako tinikman. Ay, grabe. Parang jowa ng best friend mo. Masyarap. Masyarap agawin. Charot. Next step, ibuhos muna sa pagmumukha ng ex mo este doon sa bibingka pala na pinatag namin kanina yung latte. Ibuhos lahat, walang ititira para matamis siya at madiabetes lahat ng kakain. Charot. Pagkatapos, dyan na natin gagamitin yung tangkay na tinabi kanina. Patungan ng tatlong tangkay ng dahon ng saging. Tsaka ipatong ang lumang aluminium na plangga na nabili sa junk shop. Tapos ilagay na ang mga pansinde, mga kahoy, patpat, pukol ng mais, o kahit na anong pwedeng sunugin. Kung gusto mo, ilagay na rin natin dyan yung kaluluwa ng kaaway mo eh. Ang sarap sunugin, di ba? Charot! Pagkatapos, unang sisindihan yung ibabaw. Wag na wag mo munang sisindihan yung ibaba hanggat hindi ko sinasabi. Huwag kang magmarunong dyan. Tuloy-tuloy lang dapat ang apoy kasi kailangan kumulo yung latik sa ibabaw. Kaya huwag hayaang mamatay yung apoy. Lagyan lagi ng kahoy kung kinakailangan tsaka tusok-tusokin. Sa totoo lang guys, ito po yung pinakamahirap na part kasi sobrang init. Para kang nasa purgatorio. Grabe. Silipin paminsan-minsan kung kumulo na yung latik. At kapag kumulo na po, tulad nung nakikita ninyo, dyan na po sisimulang sindihan yung sa ibaba. Kung napapansin ninyo na sa gilid lang po yung apoy niya at wala sa gitna, eh hindi ko alam kung bakit. Charot, mamaya explain ko sa inyo. Tuloy lang sa pagsindi at wala pong exact time kung ilang oras po or kung gaano po katagal ang pagluluto nito. Basta't palagi lang pong sinisilip-silip yung latik sa ibabaw at doon po sila bumabase kung pwede na bang patayin yung apoy, pwede nang sindihan yung ganito, ganyan, ganon. Tantsa-tantsa lang ba? Parang ganito, sisilipin ulit namin. Tapos nung ganyan na po yung itsura niya, saka na namin itinulak sa gitna yung mga apoy sa ibaba.
Tapos hinayaan na lang namin siya hanggang sa maging baga na lang po yung mga natira, wala nang apoy, tsaka ulit po namin binuksan. At nung pagbukas namin, ganyan na po yung kinalabasan. Perfect na perfect. O, diba? Nakakatakam kainin, guys, pero sobrang init pa po yan. Hindi mo yan mahahango agad-agad, sinasabi ko sa'yo. So, babalikan po namin yan mamayang gabi para hanguin. At ayan na po, bumalik na nga po kami. Medyo natagalan nga lang yung pagbalik namin kasi may pinuntahan kami. Mga 9:30 na po yata kami nakabalik sa bahay ng lola ko. Pero okay lang yan kasi sabi nga nila, diba, hindi na baling matagal, ang importante nagbalik. Yung iba nga dyan umalis pero hindi na bumalik. Ex mo yun, charot. Kung nakikita nyo guys, mas lalo pa pong naluto yung latik dahil sa init nung lutuan at nung mga natirang baga kanina. Mas lalong gumanda at sumarap yung itsura, diba? Hinanda na namin ang bilao at ang mga dahon ng saging na natira para pagpatungan. At dito nyo na rin makikita yung purpose nung nilagay kaninang dahon na may tangkay sa ilalim. Mabigat kasi ang bibingka guys kapag aalisin na doon sa lutuan. Kaya yung tangkay yung magsisilbing support para mas madali siyang iangat, mabuhat at maalis doon sa lutuan. Ganon yun. Kasi kapag puro dahon lang yung nilagay mo sa ilalim, edi mapupunit yan kapag binuhat mo na. Syunga ka, charot. Hindi naman kasi pwedeng yung mismong bibingka ang hawakan mo kapag tinanggal mo yan kasi madideform. Sinasabi ko sa inyo, kailangan din ng logic, arithmetic at algorithm sa pagluluto nitong bibingka. At ayan, o diba, ganun lang kadali. Actually, mainit pa po siya sa ilalim kaya binilisan namin yung pagbuhat. So para sa timeline natin, bali nag-start po kami alauna ng hapon, natapos po kami alas 4 ng hapon. At binalikan namin alas 9 ng gabi. So ganoon po katagal at kahirap ang pagluto nito. Kaya yung mga nag-order dyan ng mga traditional made na bibingka, huwag nyo naman po baratin. Kasi ang hirap-hirap po talaga ito lituin. Hindi na kayo naawa dun sa gumagawa eh. Oh, madalas pa naman mga matatanda na gumagawa nito. So ayun, nadala na namin at naiuwi na sa bahay. Ako na rin po mismo ang naghiwa. Kasi magaling din po ako maghiwa. Siyempre, tagahiwa ako ng cheese sa Saudi, no? Kaya magaling din ako sa mga proportions and geometries. Ano ba kayo? Lagyan ng mantika yung kutsilyong gagamitin sa paghiwa para hindi magdikit-dikit sa kutsilyo yung malagkit. Tapos hiwain mo siya according to your own desire. Kapag marami-rami yung kakain, siyempre liitan mo yung hiwa, no? Para makautob at lahat makakain. At dahil bukas pa yan ihahanda, kailangang ipaltaw muna siya sa tubig magdamag para hindi lang gamin. Ganon yon. At ayun, tinikman ko lang ng konti tsaka natulog na ako. Hindi ko na kailangang explain sa inyo yung lasa guys kasi kitang-kita naman sa itsura nitong bibingkang ginawa namin. At alam kong takam na kayo dyan. Charot. O siya, sige na at ihahanda pa namin to bukas para sa birthday ni Tatay, October 3. Yun lang, maraming salamat po sa suporta ninyo. God bless you all. Doon kaya sa tabi ni Tatay. Te blow. Happy birthday to you.